Praise the Lord. Tayo po may namahal, mag-isang dumalangin. Dakila po namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, amang banal, pinakamamahala, Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin namin, beloved and world pastor, evangelist, Wilnes, Rod Almeda, your end-time prophet, muli kami po dumudulog sa iyong banal, throne ng biyay, mala Panginoon, nagpupunin, nagpapasalamat sa bawat ito na balagawain, labos may nagpala, mala Panginoon, aming damang-dama ang iyong matamis sa presensya, at dinadalangin po namin sa kikinig ng mga salita, na kinwala po ako magawa, mala Panginoon, sa unang dalangin na aming mahal, ginagal, mga pastor, yung end-time prophet. Iniling po namin, mga lapangin ng paglangis, yung mga salita, alisin mo lahat, manilangan mo lang, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Purihin ang ating mahal po. God bless you po. At makabalik po kayo sa inyo pong maupo at mami na mahal. Unang tingin sa lahat. Muli ating pagbibigyan ng pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon, ang dakilang lumikha ng lahat ng bagay. Our dearest Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And we give our double honor, beloved of both pastor, evangelist, Wilnes, Rod Almeda, the end-time prophet of our loving God. A very pleasant afternoon po. Amin naman ginagal, mga pastor. We love you so much po. Together with our beloved and all blessed Pastor Linus and my beloved mother dear, praise to all the beloved children of our beloved and both parents in the Lord. Every blessed afternoon po, and we love you so much po. Hallelujah. At sa lahat ng ating minamahal, kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pinagpalang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalapag tayo muli sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. At maminamahal, ating pumuksan sa ating balakasulatan, maminamahal, Romans chapter 8, verse 37. Sapagkat tayo po ay nasa mahuling panahon na, pinakamapanganib na panahon na, itong ating ginalagyan ngayon, maminamahal. Kaya we have to be conquerors. Amen. Praise the Lord. Narito ating beloved doc, sa kanya pong pagbasa ng talatang yan, maminamahal. The book of Romans chapter 8, verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen. Praise the Lord. So mga taga-Roma, Kapitulo 8, Versikulo 37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaon sa ating ay umibig. Amen. Sabi na mahal, tinagurian po ang mga tunay manak ng Diyos na more than conquerors. Sabi na mahal, ito po ay higit pa sa mga dakila at mga magigiting na mga tao sa mundong ito, sabi na mahal, katulad ni Alexander the Great. Naalala kong sinabi ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, sabi na mahal, he was a great conqueror, Alexander the Great. So, balit ano po sabi niya, sabi na mahal, the greatest conqueror is he that conquers himself. Kasi alipin siya ng kasalanan, mga minamahal. Kapag indulgyukan siya magkasala, nako, mga minamahal, wala siya magawa. Pero magiting yan. Magaling at magaling na hari. He is a great conqueror, mga minamahal. Nakikipagdigma sa iba't ibang mga bansa at nananalo. Subalit, he was a slave to sin. Grabe, mga minamahal. Oh, kaya ang sabi po dito, mami na mahal, we are. Tayo po yun, mami na mahal pala. Yung greatest conquerors sa mundong to. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po'y sinabi ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya huwag mong maliitin ang iyong sarili. Bilang anak ng Diyos, mami na mahal, greatest conqueror ka pala. Because we can conquer ourselves through the Spirit of God. Amen. Nung tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon through the gospel, about there is Jesus, dala-dala ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, ito, na-conquer na po natin yung ating mga sarili. Ha? Binago ng ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi na alipin ng kasalanan. Alipin na ng katwiran ng ating mahal na Panginoon. Yung gustong-gusto nating gawin, mami na mahal, na tayo po'y maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, mami na mahal, nandito na. Tangan-tangan na natin, mami na mahal. Dati-rati, uy, napakahirap magpakabuti. Amen? Napakahirap magpakabanal. Napakahirap maging totoong Kristiyano. Kristiyano sa bibig, iyon, mami na mahal. Kristiyano sa pangalan lang, iyon, mami na mahal. Iyan ang reliyon. Iyan ang ating naging kinagis ng pananampalataya na wala sa katotohanan. Kaya hindi tayo naging conqueror. Alipin pa rin po tayo, mami na mahal. At kailangan mo,
maging conqueror talaga, amin na mahal, kasi we are fighting a spiritual battle, amin na mahal. We are ushering into the great tribulation. Malapit na, amin na mahal. Oh, mag-rapture na. Kaya kapag naiwan ka, dahil hindi ka naging conqueror, amin na mahal, we challenge everyone, amin na mahal, na maging part ka ng tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon to be a conqueror. Ha? Amin na mahal, sapagkat if you do not have the Spirit of God, you do not have the Spirit of Christ, you are not member of the body of Christ, ay talunan ka ng kaaway. Ikaw ang makakonquer. Amen. So balit dito, amin na mahal, kinakailangan maging conqueror ka. You must be a member of the true church of the living God. Hindi po sa pangalan, hindi yung, ay, magpalista ako, member na rin ako. Hindi po. Sundin mo ang kalooban ng ating mahal. You have to be baptized in the name of Jesus and follow the commandments of our loving God. Siya ang kikilos sa iyo. You shall receive power of the Holy Ghost that's come upon you. Masusunod mong kalooban ng ating mahal, Panginoon. From glory to glory, habang ikaw ay patuloy nakikinig sa salita ng Diyos, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God, amin na mahal, unti-unti, nasasakdala yung panampalataya, pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa ikaw ay maging 100% ng iyong faith. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Sa pangunang dalangin, pangangaral, pagsakripisyo ng ating kagalang-galang malapastored prophet, anti-prophet of a loving God. Amin na mahal. Kinakailangan tayo po maging conqueror. How? Amin na mahal. Be strong in the Lord. Commandment po ito, Ephesians chapter 6 verses 8, verses 10 up to 18. Ito po ay commandment pala. Hindi ka pwedeng hihina-hina bilang anak ng Diyos. Amin na mahal. Kasi mayroong kang kapangyarihan. Nasa yung spirit ng ating mahal na Panginoon. Huwag mo isipin na hindi mo, ay, hindi ko kaya. No, amin na mahal. Of commandment ng ating mahal, be strong in the Lord and the power of His might. Lalo na sa panahon ngayon, mami na mahal, ay, hindi po tayo dapat matakot. Fear not, my child. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Oh, mami na mahal, anong pangako ng ating mahal, Panginoon? Kasama ko. Kasama kita palagi. Huwag kang matakot. Mami na mahal, lalo sa panahon ngayon, grabe. Talagang nananakot yung kaaway. Ano po? Pero matatakot ba yung mga tunay ng mga anak ng Diyos? I-conqueror ka nga eh. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka matatakotin. Amen. Praise the Lord. Ikaw ay matapang na mabait. Amen. Praise the Lord. Hindi po tayo nakikipag-away. Mami na mahal, ang ating pag-ibag baka yung masasamang espiritu. Yan ang ating kaaway. Yung mga tao, kinaaawaan po natin yan, mami na mahal. Naawa po tayo sa mga tao. Naalipin ang kasalanan. Kaya nga po ang ating minamahal, ginagalang na mahal, pastor, panay ang krusada, panay ang fasting. Amen. Praise the Lord. Pa ng talipaw sa lo. Amin na mahal, sa mga, sabi nilang, wala nang karapatang mabuhay. Yun ang pananaw ng tao, wala nang karapatang mabuhay. Napakasasamaan itong mga tao. Hindi, pinuntahan ng propeta ng ating dakilang Diyos because of the great love of our dearest Jesus sa puso. The love of dearest Jesus constrained us. Amin na mahal, yan ang nagtutulak sa mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon para puntahan yung mga talagang wala nang pag-asa ng bago. Dahil meron pa rin pag-asa. Habang sabi nga po, habang may buhay, may pag-asa. Pinaka matitigas na puso, pwedeng palambutin niya ng ating mahal na Panginoon through the Spirit of a loving God. Basahin muna natin, mga minong, Ephesians chapter 6, 10 to 18. The book of Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit,
which is the Word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. Praise the Lord. God bless you. Tagalog kayo. Dito po sa mga tagay, Epeso, kabanatang 6, talatang 10 hanggang 12. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasam. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo nang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiram at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Pagbalak ka tayo sa ating mga Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Kapag ikaw ay sundalo, mga minamahal, at ikaw ay nakikipagbaka, haharap sa gyera, kinakailangan, kumpleto ka sa sandata mo. Amen. Hindi kulang-kulang, mga minamahal, dahil gusto mong manalo. At walang natatalong anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. The true church of the living God, the gates of hell shall not prevail against the true church of the living God. Mami na mahal. Kaya walang pagkatalo ito. Palaging panalo ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Be strong in the Lord. Kinakailangan isakbat mo lahat ng mga sandata mo. Mami na mahal. Truth. Ano yung truth? Yung ating doctrine. Amen. Praise the Lord. Huwag kang nilihis dyan. May magsabi, kami rin naman yan. Panampalataya namin. Oh, hindi lang yun. Mami na mahal. You have to believe that there is Jesus is the only one God. Wala na pong iba. Amen. Praise the Lord. Kaya nga napabuntis mo tayo sa pangalan ni Jesus. Yun ang pangalan nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagbunga sa atin. Amen. Praise the Lord. Hindi lang pong salita. Mami naman, nagbunga sa atin. Signs, wonders, and miracles. Amin na mahal. Yung mga imposible na pong gumaling. Dito lahat pinagaling ng ating malapit niluta sa mga problema. Yung mga miracles. Amin na mahal. Grabe. Yun bunga ng katotohanan. Mami na mahal. Nasabihin mo, nasa katotohanan ka, ano naging bunga? Wala rin. Salita lang yun. Mami na mahal. It has to be proven by the Lord Himself. Ang malapay magsasabi, yes, nakatotohanan ka. Hindi ikaw magsabi, nasa katotohanan kami. Ano ang sabi ng ating mahal na Panginoon? Sasabihin ba niya sa iyong, yes, nasa katotohanan ka. Mami na mahal. Hindi yung audible voice na oo, nasa katotohanan. Hindi. Signs, wonders, and miracles. Yun ang magsaksi. Amen. Praise the Lord. Yun ang maging pruweba na sinasabi ng ating malapon, yes, nasa katotohanan ka. Kung ikaw lang nagsabi, ikaw nasa katotohanan, wala namang sagot ang mahal na Panginoon, walang signs, wonders, and miracles, ikaw lang nagsabi na ikaw nasa katotohanan. Righteousness. Amen. Katwiran, lumalakad ka na matuwid sa harapan ng ating malamay. Isa po dyan, mga minamay, is your giving, your tithes and offering. Amen. Matuwid, nagiging matuwid ka dahil isang tinabi mo para sa gawain ng ating malamay, Panginoon. Dahil ikay anak ng Diyos, kabalikat sa napakalawak na gawain to save souls from hell. Amin na mahal. Kaya, sabi nga ating minamahal, ginigamahal, Pastor, kapag hindi ka na naging tapat, tumitigil na rin daw po ang iyong pagiging anak ng Diyos. Amen? Amin na mahal. Kaya kinakailangan, yan po ay constant sapagkat buhay mo, pag-aari ng mahal na Panginoon, kalakasan mo, pag-aari ng mahal na Panginoon, yung iyong protection araw-araw, saan ka mang pumunta, pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Lahat, kapangyarihan and everything, kalusugan mo, amin na mahal, future mo, lahat, pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kunti lang, amin na mahal, your tithes and offering, amen, praise the Lord. Buhay mo, kaligtasan mo, mayroon ka ng mansyon sa langit. Amin na mahal, bakit mong hinayang ka?
Wala pa nga yan, maminamahal. Kulang pa ang ating beloved, will perish in the beloved children. Buong buhay, binigay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! No turning back! Wala na, maminamahal. Para alagaan ang mga tunay ng mga anak ng Diyos sa patuloy paglago ng panalagawain sa buong mundo. We have the gospel. Amin na mahal, hindi ka lang matuto. Papalakpak ka lang, tama na, anak ka ng Diyos. Bibigyan tayo sa Lord. You witness pa rin. O, kasama pala yan sa mga sandata natin, amin na mahal. O, you witness. You've been win souls for there is Jesus. Amin na mahal. Dalhin mo sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ihayo mo ang salita ng ating mahal po in faith. Kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Amen? Praise the Lord. By hearing and hearing by the word of God, salita ng ating mahal na Panginoon. Ayaw pakinggan, hindi kung saan-saan ka nanginginain. Ha? Amin na mahal, delikado. Kumbaga sa ano, may hinanda ng magandang pagkain ng iyong magulang, nakikain ka pa kung saan na impatso ka tuloy. Amen? Ano ba yung napakinggan mo salita ng malamay? Pwede pala ganito, pwede ganun. Ayun, nagkaroon ng nabahiran ang pananampalataya. Amen? Amin na mahal. So, saan ka makikinig? Doon sa nagpapakain ng tama na pagkain na ito'y lulusog. Amen? Praise the Lord. Tunay na mamagulang sa ating mahal na Panginoon. Kasama ang grabing sakripisyo at panalangin pagbigyan ng buhay sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Gusto kasi ng iba shortcut eh. Amen? Amin na mahal. Doon, mas madali doon. Oh. Bawas ang mga sinasabi at ang mga alituntunin. Ano naman naging buhay? Dumating ang pandemic, balik. Iba pala talaga sa tunay na gawain namin. Totoo pala, saka lang ma-realize after how many years, kung saka nagkaroon ng pandemic, natatakot dahil ultimo yung kanilang nangunguna roon, takot na takot din. Napiktuhan at ewan ko kung may buhay pa. Amin naman. Nakakatakot! Amen! Praise the Lord! Kailangan panampalatayanan mo yung mga salitang puro-puro ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan. Amen! Na dinadala sa tunay. Amin na mahal, nandingkod ng ating mahal na Panginoon. Beloved noble Pastor Regis Woodis Rodomeda, beloved noble son Pastor Linus Yameda, kabalik mahal, beloved children, amin na mahal, na yan po ay intact, amin na mahal. Ito po ay pinipreserve ang purity. Amen. Praise the Lord. Hindi po pwedeng mabahiran yan, makompromise ang katotohanan. Amin na mahal, salvation, pangawakan mo ang iyong kaligtasan, ipaglaban mo, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan aluking ka ng ganito, ganito, ganyan. Amin na mahal, mawala ka lamang sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ipaglaban mo. It is the greatest matter of importance, sabi ng ating minamahal, ginagamahal, pastor, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, higit pa sa buong mundo na kayamanan, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Huwag mong ibenta. Amen. Huwag mong ipahiram. Ito po ay panghawakan mo na hindi maagaw ng kaaway sapagkat Satan comes to kill, to steal, to destroy. Nagnanakaw po yan. Amin na mahal, nag-aalok siya ng kung ano-ano mga bagay para ikailansihin to deceive you. Amin na mahal. Subalit kapag ikaw ay nanghawakan sa iyong kaligtasan, kailanman hindi po ito aagawin. Hindi po ito maagaw ng kaaway. Amin na mahal. The Word of God. Amen. Salita ng ating mahal po, sandata po pala yan. Kinakailangan you have to do, ang Word of God must dwell in you richly in all wisdom. Magbulay ka sa katotohanan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ito'y mag-memorize ka. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, amin na mahal. Mabuti nga dito sa ating bansa, libre-libre mo mabuksan niya. Sa ibang bansa, amin na mahal, pahi-pahi na, tinatago nila, nanginginig sila sa takot, baka mahuli sila. Amin na mahal, isa lang pahina, ulit-ulit na binabasa. Ha? Doon sa mga persecuted na mga lugar. So, bahit sa atin, buong-buo ito, Biblia, purihin ang ating mahal na Panginoon. Minsan kinalimutan na. Amen. Naalala lang kapag gawain. Amen? No. Kailangan araw-araw, ito'y babasahin mo, bubulayin mo, habang ang salita ng ating mahal pa'y binabasa mo, minimeditate mo, palalim ng palalim ng palalim ang kahulugan. Palawak ng palawak ng palawak ang kahulugan. Amen? Praise the Lord. At ang iyong panampalataya, patatag ng patatag ang iyong panampalataya. Prayer! Kasama na po dyan ng fasting. Amen? Kasama na po dyan ng pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon. Number one, pagpupuri. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Malaking bahagi sa ating panalangin. Pagpupuri!
Aminamahal kasi kinondisyon tayo doon sa ating reliyon kapag prayer is palaging hingi. Amen? Ang prayer sa atin doon is hingi. Nangihingi ka sa mahal Panginoon, which is wrong. Prayer, ang term na prayer, maminam definition po niyan is communication with God. Amen? Makikipag-ugnay sa ating mahal Panginoon ang prayer. At alam na ng ating malapay na ating mga pangailangan. Dati na. Hindi mo pa sabihin, alam na eh. Bagaman, manghihingi pa rin tayo, pero alam na dati ng ating malapay. So ang damihan natin, katulad ng tinuro ng ating beloved and noble parents in the Lord, ang damihan natin, pagpupuri sa ating malapay, Panginoon, pag-awit ng mga langit na awa, awitin si King David, maminamahal, di pa siya hari, napakasipag magpuri. Aminamahal, sa grabing tuwa ng ating malapay, Panginoon, he prays the Lord 7 times a day, Amin na mahal, anong ginawa ng ating mahal na Panginoon mula sa kanya napakahirap na kalalagayan. Amin na mahal, mahirap na angkan sila. Sila David, ginawa siyang hari ng ating mahal na Panginoon, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan sa buong mundo nung kanyang panahon. Amen. Praise the Lord. Iyan ang nakuha ang sikreto ng ating beloved and humble parents in the Lord. Iyan ang tinuturo sa atin, mami na mahal, para tayo maging matagumpay sa ating pakikipagbaka. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po tayo nilagay dito ng ating malapang to be conquerors. Para maging mananagumpay. Amen. Hindi natatalo sa battle. Amen. Sapagkat talagang, naku, nagmamadali na po yata itong yung kaaway. Mami na mahal, before ng tatakan ng 666, ay uuwi na tayo sa ating tunay na tahanan. Pero itong ginagamit ng kaaway, mga minamahal, ay hindi pa man Great Tribulation. Kala mo Great Tribulation na? Gusto nang mandaliin. Mga minamahal, dahil dito sa Revelation chapter 13, verse 16 up to 18, mga minamahal, pag-reign ng Antichrist, ayun na po yung tatakan ng 666. Inuunti-unti na po nila, mami na mahal, na kinukondisyon yung mga tao. Mami na mahal, gustong agawin yung ating kalayaan. Amen? Gusto yung pasunurin ng pasunurin ng pasunurin kung anong gusto. Mami na mahal, eh hindi po. Ha? Habang nandito ang True Church of the Living God, hindi po pwede yan. Amen! Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po tayo conquerors eh. The gates of hell shall not prevail against the True Church of the Living God. Kaya magpakatapang tayo, mami na mahal. Wala po yan. Amen. Amin na mahal. Ha? Pinaintulot ng ating mahal na Panginoon yan para gisingin. Amen. Ang mga diwa ng mga anak ng Diyos. Oo nga pala, no? Amen. Anak pala ako ng Diyos. I'm a member of the True Church of the Living God. Hala, amin na mahal. Sino tatalo? And nothing shall by enemies hurt you. Amin na mahal. Minsan ginugulo tayo nung kaaway. Revelation chapter 13, verse 16 up to 18. Ano pong sabi dito, mami na mahal? Coming pa lang po ito. Hindi pa po ito, mami na mahal. Coming pa lang. Pero gusto na lang ipatupad eh. Papayag ba tayo niyan? Papayag ba ang ating mahal na Panginoon? Hindi po. Ang ating mahal na Panginoon, panahon pa nito ng to reap souls for our dear Jesus. Panahon pa ito para mag-shine ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Panahon pa natin, mami na mahal, upang isiwalat ang kapangyarihan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakakaawa ang mga tao, mami na mahal. Totoo yan. Revelation chapter 13, 16 up to 18. Ating basahin mo. The book of Revelation chapter 13, from verse 16 up to verse 18. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Aye. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. And his number is 666. Praise the Lord. Hallelujah. Tagalog kind po. God bless you po. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 18. At ang lahat ng maliliit at malalaki, at mayayaman at mga duka, ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo.
At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siya'y mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Amen. Praise the Lord. Parang mayroon ng similarity, ano po? Hindi ka lang makatravel pag ito na ba yun? Ito na ba? Hindi po. Amen. Amin na mahal, coming pa lang po yan. Pero kinukondisyon na po, unti-unti kinukondisyon yung mga tao para pasunurin ang pasunurin. May batas pa naman tayo. Amen. Hallelujah. Amin na mahal, may batas pa tayong umiiral kaya hindi po tayo pwedeng pasunurin na lang sa mali. Amin na mahal. Oh? Talagang napakatuso ng kaaway ng ating mahal. Pero ginigising na tayo. Amen. Na talagang darating ang panahon na pag nag-reign na yung Antichrist, ay talagang wala na nga pong habag yan. Amen. Praise the Lord. We will be running for your life. Wala na. Kanya-kanya pong takbo para sa kanilang kaligtasan, sa kanilang buhay. Ang sabi nga po, warning, mami na mahal. Ang sabi ng ating minamahal, kagalang-galang mahal, pastor, pag naiwan sa rapture, 1% na lang ang chance para makalangit. Ano ibig sabihin niya? Papugot ng ulo. Amin na mahal. Eh, bago ka pugulan, i-torture ka muna. Kaya, kung 1%, rhetoric, puti yung mami na rhetorically speaking, 1%, ibig sabihin, very, very nil ang chance. Sabi niya, palamig-lamig ka, amin na mahal, naiwan ka, nako, maari, 99% magpatataka. Kasi, hindi mo makakayanan ang torture. Ang hirap. Kaya nga po, mami na mahal, we are the rapture type church kasi ayaw nating dumaan doon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinuro na ng ating beloved and all born parents in the Lord, lahat ang dapat gawin. Nasa iyo na yan. Amen? Upang hindi ka maiwan. Mami na mahal, dahil, nako, lahat na nang hirap, it will be hell on earth. Hindi na po natin maisa-isa kung basahin mo ang Revelation. Yung iba ayaw basahin yung Revelation kasi nakakatakot. Pero mas magandang basahin para matakot lalo. Amen. Para ikay magpakainit sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi anytime now, amen, pwede na mag-rapture. Sabihin natin, ay mag-aaral pa kami. Hindi, wala pa nakaalam kung kailan. Kaya ayaw ng ating mahal na Panginoon ipaalam ang date. Bakit? Kasi alam na po ang naturalesa ng tao. Ay, matagal pa. Pabanjing-banjing muna ako. Magkasala muna ako. Ipahiram ko muna yung aking panahon sa kaaway. Saka na, pag malapit-lapit na. Ay, ayaw ng mahal na Panginoon. Ready ka, kailangan any minute, any second, any day. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palagkik on fire serving the Lord. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Binubulay ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Wala nang panahon. Amen? Amin ang mahal. Andito na po. Very dangerous, the most dangerous, the most perilous time. Nandito na po tayo, amin ang mahal, sa mga huling panahon. Kaya tayo po'y magpakatapang na, magpakainit sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amin ang mahal. Naalala ko po, nung nag-declare ang ating minamahal, ginagamal, Pastor, communism is satanism. Naku, maaagaw na po tayo ng komunismo ng mga panahon na 1987. Yun ang kanilang pinaka-timetable. Amin naman na maagaw na nila ang gobyerno. Milyon ang mga NPA noon. Amin naman. Ang grabe ang kanilang campaign all over the country. Talagang kuha-kuha na nila. 1987. Kaya nga nangusap ang ating mabait na mahal na Panginoon mag-crusada. Sa luneta ng mga panahon, ginamit si Mami Murillo that time. Amin na mahal. Ayaw niyang sabihin, sino ko, mahal na Panginoon, para magsabi sa aking minamahal, ginagalang mahal na pastor, na subad gumagamit minsan ng instrumento ang mahal na Panginoon, ay nagkasakit si mami, pinapuntahan ng mga prayer warriors, pagkatapos ay nang kinonfess niya na mayroon siyang dapat sabihin. Ayaw niya sabihin, sabi pa nga doon sa word, mag-rally sa Luneta. Ibig sabihin, mag-crusada sa Luneta. Sapagkat maaagaw na pala tayo ng komunismo. Amin na mahal, mga komunista, NPA. Subalit, mami na mahal, nung marinig yan ating minamahal ginagalmal pastor, nagsimula na mag-fasting at dineclare fasting buong congregation.
kahit putol-putol, kahit kayo nagtatrabaho, mag-fasting lahat ng 40 days. Putol-putol nga lang iba dahil nagtatrabaho, mami na mahal. At pagkatapos, nag-lunsad ng krusada, mami na mahal, ang mga kapatid na nabibigay, ganda ng mga leaflets natin noon, aywan ko po ay naka-preserve pa, mami na mahal, communism is satanism, hala, lahat ng lugar, mami na mahal, buong Pilipinas, nakarating yung ating mga leaflets, mami na mahal. Ang tatapang ng kapatiran, grabe, kung anong puno, siyang bunga, purihin ang ating mahal na Panginoon. Eh, noong mga panahon na yun, namamayagpag komunismo, hindi mo pwedeng gawin yan. Mami na mahal. Pinapadalhan nga ng ribbon na itim. Barong. Pagka nagwa-warning sila, ano ang ginagawa mo, etc., etc. Pinadadalhan para winawarningan. Para mo silang gobyerno eh. Ang sabi ng ating kagalang-galang mga pastor, mapadala kayong barong, damihan nyo dahil marami kami magsusuot. Talagang sinasadyang insultuhin, amin na mahal, para lalo silang maprovoke, lalo silang magalit. Amin na mahal, para lalo makita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Meron pang isang kapatid na bigay, akala mo simple lang mabigay ng communism and satanism. Eh, nakatanggap American doon sa, nakalimutan ko saan lugar yun. Babasa, communism and satanism. Nabitawang bigla. Nabitawang bigla. Kasi walang pwedeng lumaban sa komunismo. Natatakot silang lahat, nanginginig sa takot, mami na mahal. Subalit, nag-iisang boses sa buong mundo, ating minamahal, ginigalamal, pastor. Lumaban, ang sabi ng ating minamahal, ginigalamal, pastor, we can wipe out communism in the whole world. Ang whole world pa. Hindi lang bansang Pilipinas. Amin na mahal, ano nangyari? Abay, tumapang ang mga tao. Mga televiewers natin, tumapang. Pag-kumatok, sino po yan? Mga MPA kami. At kung po kami, taga Jesus Miracle Crusade po kami. Bakit po? Tumapang! Dati-dati, pag mga MPA kami, ala, bukas lahat, ala, bigay! Bigay, kung ano may kawawa ang mga tao. Kung walang mangaral na matapang at magpatapang sa mga tao dahil sa Espiritu ng Diyos, dahil sa kapangyarihan at Ebanghelyo ng kaligtasan, ay kawawa ang mga tao. Ito na, tumapang ang mga tao. Mami na mahal, isang kapatiran natin. Dati, pag nagpapaharvest siya ng kanyang mga maraming puno ng mangga, pag dumating na yung mga MPA, naku po, bagsak na ang balikat. Kasi halos kunti na lang itira sa kanya. O boss na. Eh, naging member ng Jesus Miracle Crusade, the True Church of the Living God. May Espiritu ng Diyos. Tumapang! Purihin ang ating mahal na Panginoon! Dumating ang mga MPA. Bakit po? Eh, ihingi po kami ng inyong ani. May pag-ibig pa rin. Ito lang. Halimbawa, dalawang tiklis lang. Siya na nagko-command kung anong gusto niya ibigay. Dati-rati, boss, walang matira halos. Kami na mahal, tumapang. Conqueror talaga. Purihin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Naging conqueror ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kami na mahal, kaya, hindi natin ipaagaw yung ating kalayaan, mami na mahal. Conqueror na tayo eh. Tayo ang magsabi kung anong nararapat. Dahil alam natin ang batas, palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ang nakalam ng tama at mali. Amen? Hindi tayo nagrebelde. Amen? Noong ating mahal na Panginoon, inutusan ng ating kagalang-galang mahal na Panginoon, akyatin ng talipaw sulu, nagpaalam ng maayos sa government. Una, ayaw. To save and rescue the hostages, ating Pangulo, wag. Dahil delikado. Wag na lang po. Direject. Subalit, utos ng ating mahal na Panginoon eh. Tuloy-tuloy, nagpapaalam doon sa governor ng, sabi nga natin kagalanggal mga pastor, dahil utos ng mahal na Panginoon, with or without permission, akya tayo. Sabi ng ating kagalanggalang ng mahal na pastor. Kasi minsan, mga minamahal, hadlangan eh, ng kaaway. Isang araw, ayaw talagang payagan, ayaw payagan. Amin na mahal. Isang araw, sa kakulitan, balik ng balik yung preacher, pinautusan ating minamahal, ginagamal, ano na, kumusta na? Ayaw po eh. Isang araw, pumunta pa rin. Nakulitan na siguro. Sabi, sige, at your own risk,
Isipin niyo na lamang, hindi tayo nakita, ah. Pero pagkatapos niya sinabi yon, kinurdo naman, nakatakot-takot, binadala naman ng napakarami, halos hindi mahulugan ng karayad na sundalo. Paano ka makapasok dyan? Amin na mahal, kahit sinabi niya, sige, at in your own risk, pinuro naman ng sundalo, hindi na makapasok. May paraan ng ating mahal na Panginoon. Kapag kalooban ng ating dakilang Diyos, nakalusot ang ating minamahal, ginagawa ng mga pastor and 12 prayer warriors. Nakaakit ng talipaw sulo, walang makadlang sapagkat utos ng ating mahal na Panginoon. Ay, conqueror talaga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. As long as the true church of the living God nandito, hindi pa nag-rapture. Amin na mahal, makonquer po natin ang mundo para sa ating mahal na Panginoon. Oh, yung pinakadakilang dream ng ating beloved and world parents in the Lord para sa ating mahal na Panginoon to conquer the world for our dearest Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ay, pong lahat ay tumayo, amin na mahal. Hallelujah. Tayo po'y napakapalad na sa pangalaga na totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Buong sambayan ng ating minamahal ginagalang magulang sa mahal na Panginoon. Nakabantay para tayo po ay palaging intact, nandyan ang ating pananampalataya. Hindi po tayo nagigitla, hindi po tayo natatakot, wala makatakot sa atin. Hallelujah, nagpapatuloy ating mga gawain buong Pilipinas, buong mundo, lalo pang dumarami, lalo pang gumagrabe ang mga himala ng mahal na Panginoon. Hallelujah, we have to thank the Lord, praise Him every day. Hallelujah. Nandito pong true church of the living God. Hallelujah. Habang tayo po inupupuri sa ating mahal na Panginoon, inayaan po natin na mabaguhan, mami na mahal. Hallelujah. Kung gusto nyo po maging conqueror, wala makatakot sa inyo, at maging maligaya kayong mabuhay, at sigurado kayo ng langit buhay na walang hanggan, at magsawa kayo sa mga himala ng ating mahal na Panginoon, join the conquerors of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bigyan kaaway ng ating mahal. Tatapakan nyo lang sa inyong mga paa. Habang tinatawag ko na po. Hallelujah. Beloved brother, you close my mouth for preacher. Hallelujah. Praise the Lord. Seem to be fear not. I glorify God. Sa ating inibig ng mga panguhan, huwag po kayo mahiya. Tanggapin yung forma ng ating pinakamamahal na sa Kristo.
pag-ibig. Kung wala mang pinagpala na tao sa mundong ito, tayo na napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Because we belong to the true church of the living God. Na dito mga inibig ko, pagkay lumakad ng matwid sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo, yung itinuro at pinangaral sa atin ng ating minamahal dinagana na Pastor Evangelista Will Almeda. Sa panahong ito na tayo na sa huling panahon na ng mapanganib na panahon. At wala nang ibang aasa ng mundong ito, mga inibig ko, kundi ang nag-isang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan ng totoong pastor ng Diyos na dito'y may isang propeta ng ating mahal na Panginoon. Nang gawa ng kaaway, hindi magkatagumpay, mga inibig ko. Tayo na nandito ngayon na naturuan ng purong ibanghelyo ng kaligtasan na lumalakip yung mga kapangyarihan, mga inibig ko, na nagmumula sa ating Diyos sa buhay. Tayong gagamitin ng ating mahal na Panginoon upang ipahayag sa sanibutan ito, mga inibig ko. Na dito, mga inibig ko, walang ibang aasa ng tao sa panahon ng krisis ngayon, sa panahon ng COVID-19. Ang tao ay kailangan lumapit lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo, mapagtagumpay ng mga Kristiyano, mga inibig ko, panghawakan natin yung banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anumang gawa ng paggugulo ng kahaway, mga inibig ko, hindi sila magkatagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy natin papuri ang pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Ito sa ating makamahay, ipakita natin tayo mapagtagumpay na alam ng Diyos. Hallelujah! So much in this church, you're worthy to be praised. We magnify your name, oh God. Thank you so much in this church for setting on up in the fires of hell. Hallelujah! Wala tayo dapat ikatapag mga inibig ko. Sa mga naman ang Espiritu Diyos na sa atin, hallelujah! Patuloy tayong iingatan, mapagdabayan ng Diyos. Hindi kailangan tayo mapapayahan na ating pinakamawa na Panginoon. Hallelujah! Napakinggan, napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais yung pong maging mapagtagumpay, great conqueror, may inibig ko, bago po mangyari yan, kinakailangan meron po kayong gaganapin. And there are four requirements of salvation. And three of the requirements of salvation you will do today. First is faith, pananampalataya. Nasabi ng banal kasulatan si Hebrews 11:1-6, now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith, it is impossible to please Him. But he that cometh to God must believe that He is God, and is the rewarder of them that diligently seek Him. Pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, isang kapanagtagan ng bagay, hindi po pa nakikita, sinampalatayanan mo.
diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At kung wala kang pananampalataya, sabi ng Biblia, kailanman hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakalansay sa mampalataya na may isang Diyos lamang na siyang tagapagbigay, hindi siya nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga po ng pananampalataya na dito po ilalakas yung ating pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon pag tayo po magtiwala sa ating nag-isang Diyos sa buhay. Ang pangalawa, yung godly repentance, yung makadyo sa pagsisisi. Na sabi nga ng banal na kasulatan, na sabi po rito sa Acts chapter 17 verse 30, in the times of this ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Ang panahon nga ng kahalaan ay pinalipas na ng Diyos, datapat ngayon pinag-utos niya sa lahat ng tao na magsisi, sa lahat ng dako. Kinakailangan po ang pagsisisi. At pag tayo pinagsisi, ito po yung kompletong pagtalikod sa gawang masama inibig ko. Yung dati natin ginagawa na hindi kinalulugdan ng Diyos, kalilimutan na po natin yun. Lalakad na tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago mo may sagawa yun, kinakailangan, ganapin mo yung pangatlo. Baptism in water in the name of Jesus Christ. Ang sabi sa Acts 2:38, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesus Christ sa kapagkapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ang taglan yung karamdaman, mabigat at problema sa kasama ng lubog sa tubig. Pag-ahon nyo, naiwan na po yun doon lahat. Isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nasabi sa Roma sa S4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay na masama, minibigo, hindi na yun ang gagawin mo. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya napakalagpon, baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang sa buhay. At sa inyong pagkapatuloy, mga inibigo, ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apam. You will be baptized by the Holy Ghost. Nasabi sa Romans chapter 8 verse 9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sino daw po ang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So paano po kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating dakilang sa buhay? Kinakailangan po ang inyong pagpapatuloy, panalatili, at lalakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilang sa buhay. Kasi also sa aning inibig ng mga bago nandito ngayon sa harapan, mga sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyo ang dalawang kamay, pakipikita rin po niyo ang mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin sa sambitin na kasama ng taos pusong pagsisisi sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin niyo po, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y nagpapasalamat sa oras na ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mga masabuhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo. Magsisi kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang mamanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa punong dalangin na aming minamahal, ginagalan ng Pastor Evangelista William Amen and the Prophet of God. Sa aming iniibig ng mga kababayan nandito sa harapan, maging sa aming beloved webcast viewers, at tumanggap sa iyo sa oras ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging kanilang mga masabuhay. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, mga inibig ko, dalawa pa naman yung nasasawa, panampalataya po si Sisi.
After po ng ating closing prayer mamaya, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po kayong pasalilisan na hindi mo magbabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sapagkat kung kayo uwi na hindi po nagbabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo mapatawad ang Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyo gagaling yung karamdaman, ayaw niyo mapapawin yung mga problema. So, bali sa pang-uwi niyo po mamaya, at isinagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, santiyak na bagay, pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyo ang kapatawaran na nagmumula sa Diyos, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat sa inyong patuloy na pagdalo, ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat, babaptismo kayong Banal Espiritu. At binamanak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumawag na ating Ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangilangan, prayer for the sick, ako po binibigay ang pampatawad sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, Balabar Hill. Tayo po, mga minamahal, ay magkasang dumalangin. Magsisipo muna tayo, mga minamahal, bago po natin hinilingin ang ating mga prayer request sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang dalangin, aming minamahal, ginagalamal, pastor, evangelist, Walde, Estrada, Almeda, kami po ay nagpagpagbumbaba, nagsisisi, malabay sa mga kami na sumpunga, sa mga kainan na pagbigyan, na pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo kami ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, malabay, masunod po naming lahat ating mga kautosan at maging handa sa pagbabalik at magamit mo rin kami bilang ilaw at sisalibutan ito sa napakarami pumaligtas na mga kaluluwa lalo na ay mahal sa buhay, malapay noon, at aming inaalay sa malapay noon sa puso pasasalamat, walang gam pasasalamat, malapay nagkaloob ka ng totoo mga magulang sa iyo, malapay ginagala mahal pasto, malapay ng araw ng buong katotohanan alam at ngayon pinagpala magbinaw kami yung lubos at lahat ng pag papala ng nag-uumapaw ay amin nakakamtan sa iyong buhay. Salamat po sa iyo, malamay sa patuloy na kalakasan, mabang buhay. Amin ang mga ginagamal, pastor, beloved children, malamay noon, at ang binubuhos mo, pagpapala, spiritual, physical, pagpapala, nag-uumapaw, malamay noon, spiritual blessings, spiritual material blessings, O Lord God, huwag patuloy papangan na ibang, nag-isa ibang hili sa buong kinapalabaw ng magbabalik. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ilayas po natin at mga sarili mga minamahal, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa pating katuhan may karambaman. Isipin po natin ating minamahal, ginagawa mga pastor, the entire proud will of God, naglayas po sa atin at sa ating mga loved ones, all mga kapatid ng buong buntong mga minamahal, at cast out po natin lahat ng masamang ispirito, karambaman, problema, mga bisyo, sa pangalan ng sistema sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, spiritual problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnal, divine, being glory, pride, lust, covetous, materialism, ang kainang bumabalik, cast out, in Jesus, they be healed, be healed, from some soul right now, be blessed in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin, yung banal na pangalan, malapay noon, sa tagumpay muli na pinagalubo sa amin, at kinagapangyarihan, at ang pagpapala, malapay namin nagkagamtan, ito mong lahat ay nagmumula sa iyo, malapay, bilang pasasalamat sa ating malapay noon, pagitin po natin, amin, a million times sa pagpupuri sa ating malapay noon, ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, galing sa ating mga puso, pagpupuri, pagluwalhati, sa banal na pangalan ng ating malapay noon, sa bailok sa mga naman, sabay-sabay po tayo, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.